Magandang umaga, ako nga pala si Pong Rolyan ng BBC. Andito kami ngayon sa Bully Fever upang magturo kung paano mag-acquire ng American Bully. Andito ko ngayon, hawak ang isang American Bully Puppy. Siya ay 6 weeks old out of our Ari Gold and Panda breeding. Bakit tayo kukuha ng American Bully Puppy? Ang American Bullies, sobrang friendly nila sa lahat ng tao. Kagaya ng kahit sa mga bata, kahit yung anak ko, kalaro din sila. Yung itsura nila talagang medyo nakakatakot lang pag lumaki na. Pero yung ugali nila talagang yung kung ano yung sila nung tuta, ganun pa rin sila hanggang paglaki. Sa business side naman, ang American Bully ngayon ang pinakamainit na breed sa lahat ng mga aso. Talagang pag nag-breed ka, hindi ka mahihirapan na humanap ng buyers, hindi ka na mahihirapan sa mag-alok-alok sa mga pet shop na barat na presyo. Basta maganda ang breed mo, kahit sa buong mundo, hahanapin ka nila. Maraming paraan para mag-acquire ng American Bully. Merong galing sa kaibigan, meron sa internet, meron sa kakilala ng kakilala, o kaya na-upload nyo sa YouTube. Maraming paraan para magkaroon ng American Bully. Siguro ang una nyong hahanapin pag mag-aalaga kayo ng American Bully, mas maganda kung magsisimula kayo sa kilalang breeder. Paano ba yung maayos na breeder? Laging may papel yung mga aso niya, kompleto ng vet records, wala siyang bad record na atraso sa mga ibang tao, sa mga ibang clients, mga ibang breeder. Kung sa puppy naman, kung titingnan nyo yung puppy, kailangan medyo maayos yung katawan niya, mataba, maliksi, hindi tatamad-tamad. Once na nakuha nyo ng American Bully nyo, kailangan siguraduhin nyo na malinis yung place na titira niya. Siguraduhin nyo, nakabili na kayo ng tamang dog food. Sisiguraduhin nyo na yung vaccines nila talagang updated. Madali lang naman actually mag-alaga ng American Bully. Talagang hindi naman sila high maintenance. Huwag lang pababayaan. Basta kailangan yung TLC laging nandun. Dapat araw-araw siguro nilalaro nyo. Araw-araw winu-walk nyo. Sa breeding naman tayo, kung wari lumaki na yung puppy nyo, tapos nag-decide kayo na i-breed na siya, huwag yung basta-basta kayong mamimili na stud. Always choose na kung sino yung stud na best for your dog. Do some research. Tingnan nyo kung ano yung naging resulta nung ginawa yung pinagbangga yung bloodline na yan. Once dumating na yung American Bully sa bahay nyo, hayaan nyo muna siyang maka-adapt sa new environment niya para iwas stress. Siguro mga isang linggo, huwag nyo muna siyang ilabas. Make sure na maging familiar siya sa mga bawat isa sa mga tao sa bahay. Para po sa mga kukuha ng American Bullies, advice ko talaga, kung ano yung pinakagusto mong puppy, whether it's exotic, standard, or pocket, basta feel ng puso mo, yun na lang ang sundin mo. Ako po si Pong Rolyan ng BBC para sa Bully Fever dito sa Agri TV, Hayop ang Galing. BBC para sa Bully Fever dito sa Agri TV. Hayop ang Galing!